So ayun na nga mga kaibigan, mag-welding tayo ngayong araw at buti na lang, apat na piraso lang at maliliit yung i-welding ko. Okay. So nakita nyo yung suit ko kaninang mask, hindi siya pang welding talaga. Yun yung ginagamit namin sa pag-grinder. At biglaan kasi itong pag-welding ko kasi yung apat na parts na yan ay kailangan dun sa nag-assembly. Napansin nyo rin na wala ka din akong suot na apron. So bagsak tayo sa safety. Pero okay lang kasi apat lang naman yan. So yung aking kasing mask at ang aking apron ay nandun sa locker. So tinabad na akong akyatin. Mabilis lang naman yan kasi maliliit lang yan. Doon sa mga kababayan natin na nagtatanong kung paano mag-apply ng welder dito sa South Korea, so sinasabi ko po na walang direct po. So depende po kung anong klase ng kumpanya yung mapunta nyo dito sa South Korea. At maganda doon sa mga nagtatanong na marunong sila mag-welder dahil o mag-welding dahil sila ay nag-aral ng TESDA. May TESDA certificate sila, so mas paboro yun kung ang mapapuntahan nyo dito sa South Korea ay merong welding. Okay. So pwede nyong i-offer sa sajang name nyo o sa boss nyo na meron kayong certification ng TESDA. Pero wala pong direct na ikaw mismo ang pipili o ikaw maglalagay ng job description sa iyong bio data. So wala pong ganun. Kahit ilagay mo po na certified welder ka, hindi po nila yung pagbabasihan. Okay. At tulad din ng mga nabanggit ko mga kaibigan, ang pagpunta dito sa South Korea bilang factory worker ay dumadaan sa tamang proseso. So kailangan nyo mag-aral ng Korean language kung may mga training center dyan sa lugar nyo. So pasukan nyo na dahil pagtapos ng 1 month o depende sa papasukan nyo, maglalabas ang POA ng schedule ng exam. So may exam mga kaibigan. So butas ng karayom yung papasukin nyo bago kayo makapunta dito sa South Korea. Pero isipin nyo na lang, marami ng mga Pilipino dito, marami ng ibang lahi na nakapunta dito, dumaan din sa ganyang proseso. Nag-aral, nag-exam, pinasa yung exam, may interview, pinasa yung medical, at ayun, andito na ngayon sa South Korea. So kaya sa mga nagnanais dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa, lakasan ng loob, tulad sa akin noon. So nag-aral, nangutang para pang paaral. Pero ngayon, andito na ako ngayon sa South Korea at mag-apat na taon na. So yun lang lagi ang sinasabi ko sa ating mga kababayan. Nagpapalakas lang naman ako ng loob lagi para makarating kayo dito sa bansang gusto nyo. So ito kasi talaga yung bansa na gusto kong puntahan. Sabi ko sa sarili ko, kung ako mag-abroad at hiwalay ako sa aking pamilya, so dito ako sa South Korea. Pagdating sa sahod, maganda naman ang bigayan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Huwag na kayong magdalawang isip mga kaibigan. Kumuha na kayo ng passport sa mga wala pa. Pumasok na kayo ng training center sa mga Korean school dyan sa lugar nyo. Mag-aral mabuti at ipasa yung exam. So yun lamang po mga kaibigan. Sana po lumakas ulit ang mga loob nyo. At ito yung matutulong ko sa inyo lagi. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. So ingat po ang lahat. So tuloy ko lang ang aking ginagawa. God bless po. Bye bye.